Hello guys, magandang tanghali sa inyo lahat. Pagigising ko lang, sabay ligo, sabay alis sa bahay. Dahil di pa kano ng halian. Around 1:10 na, oh. So, kakain ako. Pamilya ko kung sarap ang pwede kumain ngayon. But today is Sunday. It is our rest day. Hindi ako pwede ngayon. Kahapon at saka ngayon. So, maghanap ako ng makainan. Either sa mall o sa mga terminals o dito lang sa labas ng aming bangko. So, mainit kayo dito sa Davao City at medyo maliwanag naman ang langit. Ayun, no? So, walang ulan na pagbabadya. Pero sa gabi, naulan talaga guys. So, okay lang yung gabi po ulan. Huwag lang yung bago gabi pumasok. So, bukas guys. May pasok na naman kami pang gabi. So pupunta ako ng Victoria Mall ngayon kasi magpasukat ako ng panibagong reading glass, yung medyo mataas ang kanyang grade. Pumagparagtag ako ng grade, graduate ka. Kasi hindi ko masuot-suot yung aking pinagawa doon sa Victoria Mall noon, kung naalala nyo sa vlog ko na nagpagawa ako ng Salamina Progressive, yung reading at saka far pinagsama ko. Hindi nagmamaterialize, hindi nala ako sa prod guys, o sa production area. Nagkaduling-duling ako doon sa ating mga sinert sa internet. Buti na lang i-dala ko yung extra reading glass ko. Yun. So kailangan ko yun, reading glass, dahil nga medyo lumalabo na yung paningin ko doon sa dati kong reading glass. 150 lang kasi yun ang grade nyo, so kailangan ko ng mas mataas. Mas mataas pa ang grade ng Salamina Cup ko sa Dubai. So, siyempre, nagkatanda na tayo. So, lagi pang computer at harap natin. So, kailangan talaga karoon ng mataas na grade. So, see you there in Victoria Mall at ako'y magkahanap ko na dito ng masakyan ng jeep. So guys, kararating ko lang dito sa Victoria Mall. Grabing init, papasok ko sa loob agad. Dahil sobrang init. Nag-jeep lang ako. Wala naman kutsi dito. So, pasok muna ako sa loob. Para mga kainan tanghalian. Makain muna ako dito sa food court. Titignan ko kung anong pwedeng kumain. Anong pwedeng kainin dito. Ayan o. Food court. Mga halal ng pagkain dito. So guys. Ito, kakain muna ako ng tanghalian guys. Ito ang aking tanghalian. Napaka-unik. Alisin ko muna ito ang aking face mask. Para makita nyo kung ano yung pagkain. Ayan ang pagkain to. Ayan. Papakita ko sa inyo. Ayan. One rice. One gulay. Isang saba na sakin. At sa binignit. Sa Tagalog yung ginataan. Tsaka siyempre isang tubig. So yun lang ang tanghalian ko ngayon guys. So dito lang ako. Kakain ako dito sa loob ng food court ng Victoria Mall. Diyan lang kayo. Relax lang. Siyempre, nalangin tayo daw kumain, diba? Bismillahirrahmanirrahim. Kasi yan ang ating kapal yan. Ang Muslim. Kailangan nalangin. Bago kumain. Diba? Paborito ko gulay guys. Namimiss pa ang gulay. Siyempre, may chili. Sarap eh. Kasi mga halal food dito eh. At kakain tayo ng saba. Namimiss ko itong saba. Salite. Araw-araw ganito pagkain ng saging. Akmute, ubi, gabi, alternate lang yan. Apoy. Puntahan pala tayo ng Hawaii nung ako nag-aaral ng high school.
Alam ko lang ang baon ko. Kung sino dyan ang kapanood na taga Southern Leyte, nag-aaral ako sa Holy Rosary Academy. Private school yun. Eskulahan ng mga pare. Siyempre, hindi pa ako Muslim mong araw. Doon ako in-enroll ng aking ina. Pero Pastor High School ko, sa Barangay High School, doon sa Malula ko. Iba-iba eskulahan ng aking pinasukan mga kabayan. Huwag na kayong magtanong kung bakit. Basta, ang pinto ng buhay ko ay masalimot. So, nung ako nakaaral ng first high school, doon ako in-enroll ng ina sa Barangay High School. Sa kanipaan, Barangay High School ng Southern Leyte. O, sino na nga Southern Leyte. So, sino nakakilala sa akin dyan, sa kanipaan, ito na ang yung lingkod. Mabait na ngayon. Ako ay, doon ako unang natuto ng martial arts. Tinuruan ako ng Balead Brothers ng Nunchak. Salamat pala sa inyo mga kakapatid, Balead Brothers, lalo na si Marvin Balead. Yun ang magaling sa kumanta, magaling siyang mag-gitara, magaling siyang mag-martial art. At siya ay naging Corps Commander or Company Commander ng CAQ. Sa 4th year, ako ay first year high school. So sila mga kakapatid nagturo sa akin ng Nunchak. So di ko makakalimutan yun guys, kaya lahat. Parang wala akong naalit sa martial art ng araw. Yun ang unang-una kong pinag-aralan, Nunchak ko. Panahon ni Bruce Lee. So, wala ka pa kain ako na sa akin. So, kento ko na kayo sa akin na mga malungkot na buhay. O malungkot na kwento na aming buhay. At titikman lang natin itong gilipaan. So, yun, no? Siyempre, dinatikla mo ang lasa nito. Na-type ko lang tignan eh. Nakita ko lang dun eh. Mais saka ito. Eh ito pinili ko kasi yung mais nakakain ako na eh. Sarap nga. Yung mais na nilagyan ng pasin sa... ano tawag dun? Yuk. Yun. Eh ito pinili ko. Sarap eh. Makakala na kayo na yan. Sir. So, tumulong si Pongo guys sa dami ng chili na nilagay sa gulay. Nalagay ako sa sili eh. Kasi sa medyo. Kaanin lang yata, wala sili dun eh. So guys, kwento ko lang sa inyo kung bakit ito yung nahiligyan ko ng sakin. Kasi nung aral ako ng high school, ang baon ko dalawang sakin lang. Isa sa resis, isa sa panghalian. Mas malaki pa yung resis sakin namin eh. Yun ang baon ko. Nalagay ko lang sa magkabilang bulsa ng aking pantalon. So, dahil nga sa kahirapan, yun lang ang baon ko. Tapos kinakain ko sa resisyon, isang ganito ko laki. Mas malaki dito kay. Mas malaki dito. Ang saging na yun. Tapos yung isa, titira ko para tanghalian. Kaso yung kaklasiko, humihingi. Dahil mga libigyan. So, bigay ko, wala na akong tanghalian. Yadaan ko na sa tubig. Kasi, gusto nang aming talasa kainin. Yun na kasi alam na inyo sa panahalian ko. Hindi ko naman masabi sa kanya na yun na panahalian. Sa pagdating ng panahalian, pupunta kami sa Bayabasan. Maraming puno ng Bayabas dun eh. Sa likod ng school. O kaya papaya. Yung papaya, na maraming hinog sa papaya dun. O kaya medyo kabangan pa. Di pa lang hinog. Sinusong kita man yan. Yun ang ginawa ng panahalian. Nakakala ko nga, ako lang walang baon. Taki ko lang ang iba doon. Kasi tinatamal ako magdibit at pinabaon ako ng aking ina. Yan yan, magbaon na ako ng bigas. Ang ulam naman ay ulo ng daing. Tapos binabalot ng ano, di ba? Binabalot ng daon ng saging. Eh yun, pag binuksan mo, malingas ako yung amoy. Hindi naman sa ako'y mahiyang magbao noon. Eh, gano'n talaga ulam sa amin eh. Daing. Saka yung dinamos. Bakuang ba? Sida. Kaya ako talagang magbit-bit. Kaya ang ginawa ko, mas maganda pa sa akin. Kahit di ko mag-toastbrush ito, di ka mangamoy. Doon sa daing, mangamoy kang hindi ka mag-toastbrush. Hindi ako nung araw mag-aral, hindi akong dalambag. Wala akong kamit eh.
Tenda ko sana mag-dip-dip yung bus talaga. Sana lang ako mag-dip-dip yung mag-road trip travel ako. Kasi kailangan ko mag-dala ng damit. So mag-aral ako. Ay, bag. Notebook ko, tinutupi ko na ngayon, lagay sa likod. Kanyang kami nung araw na mag-aral. Minsan wala kang bulte, nangihiram lang ako sa mapinsan. So, bago mag-continue tayo guys, tayo muna tayo ng pinatayin. Kasi yung pinaka-desert. Sarap guys, dito lang kumain. Victoria Mall, food court, sarap. Isa gano'ng marangis. So gano'ng nga guys, yung mag-aaral ko ng high school. Hindi ko naipinta sa inyo lahat. Kasi sa ako yung nag-aaral nung mga kaysa niya high school, ang downtown doon sa It's Up to All Holy Rosary Academy. Eskulahan ng mga pare yun. Kilala yun sa amin, private school. So, pag nag-aaral ka doon, medyo may sinabi ka. Eh, mag-porter ako, nilipat ako, pinalipat ako, hindi na. Doon sa lugar ng aking isang kapatid. Doon sa San Juan. Ang tawag ng araw ni Kabalian. Doon ako nagtapos ng high school. Bakit ako lumipat doon? Ikwento sa inyo mga kabayan. Hindi baka iiyak kayo. Salamot na ang buhay ko nung araw. Pati yung bakit ako nag-aral doon sa public school ng barangay. Munti nga ako hindi makapag-aral doon. So hindi ko na ikwento sa inyo guys. Baka mapayak lang kayo. Hindi sa manood kayo sa aking channel, eh, hindi kayo matuwa. Sa mga ibang vlog na lang yun. So, yun guys. Nung lumipat ako dun sa malayo yun, ilang bayan, mga 5. Hinangan, Hindayan. Panglima. 4 or 5 bayan mula sa amin. 4, pangapat na bayan mo sa amin. Doon nakatira yung isang kapatid ko. Si Kulik, ano, Kilesa Codemis. Doon ang mama ni Lalos. Saka ni Herming. Yung nanalo ng 1 million doon sa kay Kuya Willie. Pamangkin ko yun. Pero tatlo sila naghati-hati doon. Sa 1 million. So ang hinihintay na lang nila yung bayad ng bahay. Kasi yung bahay dito na pwede hatiin. Hanap sila ng pwedeng bumili doon para hati-hatian lang tatlo. Pero yung cash money, binigay na sa pinaghati-hatiin nila. So yun yung kwento noon kung mapanood nyo na nanalo ng 1 million kay Kuya Willie na pinalabas sa kay Jessica Toho. Yung istorya na yun, doon ako nagtapos ng high school sa lugar na yun. Ang kanilang bahay tapat ng San Vicente Church. Kasi na yung mga reliyoso nung araw mga tao, diba? Related, lalo na. So doon ako nakatira. Kinahirming at saka kabahay nila Luz. Ngayon nasa ano na sila, Towerville. Subdivision nakatira. So, San Jose del Monte Bulcan sila ngayon. Marami silang mga kapatid guys. Pero noon nag-aaral ako noon, maliliit sila. Hindi pa sila nag-aaral ng elementary. Kung mag-quarter eh. So, dahil nga dala ng kahirapan. Sana ako kumain kayo. Bosin ko mga ito guys. Bawat ang nakikipuan. Harap guys. Harap kumain ito. Ang lamig. So guys. Nung pagkatapos ko mag-aral, punta na ako Manila. Doon ako tumuloy sa tondo sa tiyahin ko na.
at ilang pinto na naman yun. Di ba dumaan ako doon bago ako pumunta dito sa Mindanao? Yung unang travel ko dito sa Mindanao. Dumaan ako sa Tondo. So yun ang ano ko, buhay ko ng araw na sa probinsya. Saan nga ako kumain pa? Ng sabi, dabi, kamuti. Kasi yun ang alternate namin pag tagutom na. Pag ang aming bigas ay nalawaan na ng gabi, kamote, o saging, nahalo ba sa bigas pag sinain para dumami yung bigas? Saka para lumasa, kahit ang ulam mo ay daing, o kaya yung bagoong bigas na isda, eh malulunok mo. At alas kung may sabaw. Ang hirap naman din kaya, lalo pagbais, kung saan ulam mo walang sabaw. Nakakarelate yan, mga Bisaya, yung mga anak ng hirap. Eko sanay ako doon. So yan, kinipinto ko na sa inyo ng Bahagya. Bako pang nagbaon, saging, pinaka medyo disinting. Bubo ko lang sa bulsa. Yun ako mag-dip-dip nung patatsawalan kong bag. At saka ayaw ko mag-dip-dip talaga. Hindi ako mahilig sa mga bag-bag talaga. Nag-aral ako talagang hindi ako nag-dip-dip ng kung ano. So ayaw ko na may dala. May pabalang ako sa kitchen ko, ma'am. Uwi na ako, malayo ako, bundok pa yung bahay natin. So yun guys, Bahagya lang yung tinipinto ko sa inyo. Dahil hindi ko ipintong buo. Makaiyak lang kayo kasi gusto kong mapasaya ko lang kayo. Ang vlog ko dito sa Mindanao ay gusto ko lang kayo mapasaya guys. Kaya tama na ako yung nag-iisa dito. Sama yun nila, bakit ako hindi naghanap. Naghanap yun ako. So lang wala akong nakita guys. Sino ba makakagusta sa akin? Matanda na tayo lang. So better to stay alone. Tsaka alam mo na, sa panahon na yun. Diba? Pero pag may mga gusto, why not? Diba? Malay mo, dito sa Mindanao ako makita. Forever, diba? Pinapatawa ko lang kayo guys. Pero diba? Tandaan tayo guys. Hilaan na lang natin sarili sa kay Allah. Sa kanya. Dahil nga isa lang may karapatan na kumilo o sino ang mga kapares natin paano kaya sumaya sa buhay. Pero happy naman ako kahit ako'y nag-iisa lang. Wala rin ako, kumakain ako mag-isa, tuturo mag-isa, diba? Napasok sa trabaho mag-isa. Lagi akong lonely kaya guys. Kaya gagawin niya akong pasaya eh. Maraming ng mga kasama, mga kaibigan sa call center. Ang mga babae naman nila. Parang anak ko na lang sila. Iba, mga kapatid ko na lang. Diba kasi ako kasi ang pinakakatanda doon. Kaya history na ng ngayon, delay performance. Na nag-hard silang katulad ko ang edad. Parang mayroon pang mga katulad ko, mag-apply rin doon. At mainggan nyo na magtrabaho sa call center kasi wala silang discrimination sa edad, kulay, nag-aralan, kung ano man lahi mo, kung ano man faith mo. So yun guys, so pagkatapos ko rito, katakuskan ko kasi magpasukat ako ron at bibila ko ng reading glass. So yun tapos na ako kumain guys. Alhamdulillah. Hello guys, di ako nakapagpasukat ng salamin dahil at hindi rin ako nakabili ng kasukat ko na salamin. Wala silang available. Maybe some other times na lang. Kasi nga, meron naman pa akong salamin. Ika nga, at pwede pa naman yun. So, gusto ko lang i-recap guys, yung aking mga previous vlogs tungkol doon sa I Will Never Give Up. Doon sa trabaho ko sa call center kasi nga nakapag-isip-isip ko na bala ko na nga i-give up at ako yung mag-concentrate na lang sa pag-vlog. Di ba pwedeng talagang masahan? Kaya patuloy pa rin ako naglilingkod dito sa teleperformance as a call center agent guys. At habang kaya ko pa, manality ako dito. Kahit sabihin mong kasi nga nanibago ang aking katawan, ang aking baka sa ang aking panlasa, ika nga
sa lamig. Sobrang lamig talaga guys sa loob ng production area. Naiiba kaysa dati kong trabaho doon sa Saudi Arabia at saka sa Middle East. Saudi Arabia nga at saka sa United Arab Emirates. Nga, sobrang init talaga doon. Lapag summer. Grabe ang init doon guys. Pag nagsama ng init ng araw, init ng hangin at init ng lupa, sabayan pa ng init ng katawan mo. Tako. Head to foot ang pawis mo doon guys. Parang bagong laba yung damit na sinusuot mo. Tulo yan pati buhok mo. Ang dando sa midjas mo. Lahat yan basa. Pati underwear mo. Wala yung tuyo. Nakakarelate yan yung mga nagtatrabaho sa oil field. Trabaho na pinagalingan ko. So yun. Yun lang kaibahan. Kasi nga dito sa call center ay talagang malamig. Kaya saan ka man tumago, mag-jacket ka man ay talagang malamig. Hindi mabigat ang trabaho ng call center guys. Kasi nga nakaupo ka lang. Kailan lang talaga kumplito tulog mo. Dahil so katulad kong isang may edad na eh, nakakaya na masita pa. Dahil nga kumbaga sa ano, para tularan ika nga ng mga nakakabata. Kasi karamihan ng mga kawibmitsu ay napakabata guys. Para mga anak ko na lang. Kaya tawag nga sa akin tatay. So tama yun. Kasi nga ako yung pinakamatanda doon. Tsaka kumbaga sa ano eh, para matularan lang ako kahit papano. Matularan ako ng mga senior na pwede pa. Tsaka kaya pa talaga magtrabaho sa call center guys. So, siyempre, naiba yung ating nature ng trabaho kasi sa Middle East nga, ang ingay doon, puro makina ang yung nakakaharap o naririnig. Kasi nga, sa ano nga kami, petrochemical plant. Dito naman, ang iyong malidinig ay mga Western people na sobrang islang magsalita. Kaya kailangan medyo ayusin mo ang pakikinig dahil pag hindi, madali ka ng active listening. So yun guys, masaya na medyo ano din sa call center. Masaya na mahirap na madali. Doon ako nakapagsabi na talaga ang call center agent kaya hindi mo basta-basta underestimate yan sa mga previous blocks ko, diba? Kasi nga talagang dito ko na experience for the first time na magtatrabaho ng call center. Alam mo sa call center guys, ang bawat isang agent ay may mga kanya-kanyang istorya. Sa bawat isa, tulad ko, para igalang ka sa iyong kapwa, igalang mo rin sila. Saka respeto sa bawat isa para kayo magkakasundo-sundo. Kasi nga magkaiba-iba kayo ng mga layunin, mga nais. Yun guys. At doon naman sa pamilya ko sa Maynila, masaya ako para sa kanila dahil nakikita ko sa kanilang mga vlogs, mga vlogs ni Mother Queen na meron na silang business. At masaya ako para sa kanila. At alam ko naman na sila rin ay subaybay sa akin, lalo yung mga anak ko. At laging nag-alala sa akin kung saan ako at ano nang kalagayan ko. Kaya binablog ko ang bawat kilos ko dito sa Mindanao para alam nila kung saan ako at ano ang buhay ko dito. Para naman sila hindi magkalala. Kaya alam naman ako dito sa Mindanao dahil nasa aking faith. Kaya ako ay nagbalik Islam. Yun namang mga followers ko, followers ni Lloyd, followers ng Harry Queen. Na maganda ang inyong mga comments sa akin. Basher is always a basher. So, mapayana natin sila. Pag walang basher ay hindi niya ma-realize ang kanyang mga binablog content. Ang aking content naman guys, pero tungkol sa sarili ko din sa Mindanao. Walang binablog ko eh, tunay na nangyari sa aking buhay. So, yun guys. Salamat sa inyong panonood sa aking channel guys. Balitaan ko na lang kayo kung ano ang aking maging desisyon sa mga sunod pang mga araw. Basta ako ay nagtatrabaho pa rin sa call center, as a call center eh. Kung ako may ayaw na dito sa call center, ay kayo ang unang makakalam guys, kasi iba-vlog ko rin yun. Kasi nga, siyempre, matanda na tayo eh. Kailangan tayong sumaya at ligaya. At sa pagkatrabaho ay masaya naman ako. So, stay put lang, ika nga. So, yun lang ang masasabi ko sa inyo guys. At
wala naman pong magpukutan ngayon na kasi alas 5 na ako na siguro iuwi at so nakikita niyo yung halaman na to guys, naalala ko yung mga halaman na namin sa Cavite, napakarami nung guys na nakadisplay doon kasi mahilig si Mother Queen ng mga halaman, so kaya ito ginawa kong background ng aming halaman. So yun guys, kita nyo sa likuran ko, yan, may maraming mga building. Siguro mga condominium yan o kaya call center building. Yan. Kasi talagang nindot na kayo dito sa Davao City. So yun lang muna pala sa channel ito. Nasihan kayo mag-like, mag-share at mag-subscribe sa akin channel. Ang galing ka rin na. Bye!